Hey, what's up, Ethical Nation? This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin kapag pakialamero yung upline mo. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo tong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Alam mo yung feeling na bawat galaw mo, pinapakialaman ka nung upline mo, tama o mali yung ginagawa mo, pinapakialaman niya. Ang masaklap, kahit tama yung ginagawa mo, nagkaka-result ka, pinapakialaman ka pa rin. Di ba yung tipo na pinipilit ka niyang pumunta ng office, pinipilit ka niyang pumunta na, mamusakal, mamigay ng flyers, kumikita ka sa ginagawa mo. So, ang hirap maintindihan bakit may ganong klase ng upline, and meron talagang mga ganon. Okay, yun yung mga toxic na mga upline dito sa network marketing industry. And may mga kilala akong ganon. Na yung mas importante sa kanila, na sumunod ka sa kanila kaysa kumita ka. Sipin mo yun. Unless, ano naman yan ha, syempre, with exception, diba, dapat ethical yung ginagawa mo. No, assuming na ethical naman yung ginagawa mo, wala ka naman niloloko, wala ka nilalabag sa company policy nyo, wala ka nilalabag sa mga rules, tapos pinapakialaman ka pa rin, nagkakaroon ka ng result, dun may problema. Kasi meron naman dalawang klase ng pangingialam eh. Yung maganda na pangingialam at saka yung masamang pangingialam. Yung magandang pangingialam, pinapakialaman ka na nung upline mo kasi may hindi ka na magandang ginagawa. Na naaapektuhan na yung team, naaapektuhan yung company, or may nilalabag ka na rules, or may unethical ka na ginagawa na baka hindi ka aware sa ginagawa mo. So okay yun, kasi kinokorrect ka lang niya. So hindi naman talaga siya pangingialam, pero kinokorrect ka lang nung upline mo. Itinatama ka niya para hindi ka mapunta sa dead end, or hindi ka magkaroon ng matinding hindi mo na makuha yung matinding consequences dun sa ginagawa mo. So okay yun, kasi tinatama ka na niya. Pero yung pangit na pangingialam is yun nga, ethical yung ginagawa mo, productive ka, wala ka nilalabag sa company policy nyo, tapos pinapakialaman ka. So yun nga, ang importante sa kanya ay makinig ka at sumunod ka sa kanya. Wala siyang pakialam kung kumita ka man o hindi, basta sumunod ka. So yan yung mga ego upline, okay? Mga toxic na upline, katulad na nabanggit ko, sa network marketing industry. And may mga ganun talaga, ang hirap maintindihan kung bakit sila ganun. Pero ganun ako dati. Okay? Kasi nga, ego. Diba, mas importante sa akin yung pinakikinggan ako, mas importante sa akin yung sinusunod ako, mas importante sa akin yung nasa akin yung spotlight. Diba, yung bumabaw down yung mga downlines ko sa akin, which is an ego upline and maling-maling klase ng leadership. Eh dahil, unang-una sa lahat, kahit saan mo ilagay yon, kahit saan mong ilagay yung lead, hindi ko nga maintindihan ba't nila tinatawag na leader yung gano'n, hindi leader yung gano'n eh. Pero kahit saan mong ilagay yung gano'ng klase ng attitude, whether network marketing or hindi, traditional business, employment, babagsak at babagsak ka. Paano gagawin mo kung meron kang upline na gano'n? Diba, pinakikialaman ka kahit naman productive ka, pinipilit ka na gawin mo yung gusto niya na gawin mo kahit na alam mo namang hindi ka kumikita sa ganon kasi sinubukan mo na. So ano yung pwede mong gawin? Meron kong tatlong bagay na pwedeng gawin, and this will take courage. Kung talagang gusto mo na tigilan ka niya sa pangingialam na wala kayong masamang tinapay sa isa't isa. Diba? Kasi ang pinakamadaling way na gawin mo, i-block mo siya. Ang dali lang, block mo siya. Block mo sa phone, block mo sa messenger, block mo sa Facebook, block mo sa lahat para hindi ka na mapakialaman. Pwedeng ganun. Pero magkakaroon kayo ng ano eh, baka kasi yung matibang ego upline na talagang matindi yung ego nila, gagawa ng paraan para ipabagsakin ka pa eh. Downline ka niya, tapos kumikita pa siya sa'yo kung saaning ganun, di ba? May mga ganun, di ba? So talagang sa sobrang tindi, sa sobrang taas ng ego nila, gagawin nila ang lahat. Kung blinak mo sila na ganun, so mararamdaman yan, tatamaan ego niyan kasi dinisrespect mo siya. Kahit na hindi naman niya ano, deserve yung respeto mo, dinisrespect mo siya. So gagawa yan ng paraan para pabagsakin ka, sisiraan ka sa ibang mga members, sisiraan ka sa mga downlines mo, sisiraan ka sa mga uplines, sisiraan ka sa company para pabagsakin ka hanggang sa mawala ka. May mga ganun. Hindi ko sinasuggest na ganun yung gawin mo. Okay? Kasi yun yung pinakamadali, pero hindi maganda sa huli. Lalo na kung matinding klase ng ego na upline yung meron ka. Ang pwede mong gawin, number one, is makipag heart-to-heart talk ka. Try mo. Sabi ko nga, it will take a lot of courage. Kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng confidence. Kaya mo to gagawin kasi para wala kayong masamang tinapay sa isa't isa, or wala kayong hidwaan, di ba, kung sakaling ano man yung gawin mo. So heart-to-heart talk, ibig sabihin, hiyain mo siya.
Okay, mas maganda kung nasa good mood siya kung before mo siya yayain. Yayain mo siya na usap kayo. Libre mo siya, whatever, di ba? Ang hirap ng sinasabi ko. Okay, ang hirap. Okay, uunahan na kita. Pwede mo sabihin na, ay, hirap naman yung pinapagawa mo. Pinapakialaman na ako, tapos ililibre ko pa. Hindi naman required, pero pwede yon. To show value lang and respect. Ganun yung gagawin ko kung ako yung nasa posisyon mo. So, one-on-one lang, heart-to-heart to, kausapin mo, sabihin mo sa kanya, with respect, syempre. Kasi, upline mo pa rin naman yan. And kahit hindi niya deserve ng respect, ito yung mahirap, di ba? Binababa mo yung ego mo eh. Hindi ka nakikipagtalo sa ego niya. So, mataas kasi ang ego nila. Hindi mo siya matatalo sa pakikipagpataasan ng ego sa kanya. So, ang pwede mong gawin is yung ganon. Heart-to-heart talk, tapos with respect, upline, meron lang akong gusto i-share sa'yo. Kasi okay naman ako sa ginagawa ko. Kumikita naman ako. Wala akong nilalabag na rules, company policies, or whatever. And natutulungan ko rin ikaw na mabigyan ng sales. Diba? Kahit pa paano. Kung alam mo namang nasa kabilang side ka niya or weak leg ka niya, kumikita siya every time may napapasali ka or may nabibenta ka kung may uni-level kayo. Sabi mo sa kanya, diba? Nakakatulong ako sa'yo na mabigyan ka ng sales and wala naman akong ginagawang masama. So, request ko lang sana upline is hayaan mo ako sa ipagpatuloy kung anong ginagawa ko kasi mas productive ako kapag kung anong reason mo, di ba? Kasi yung sinasabi ko kasi what if ako yung nasa position mo. Mas productive ako kapag mag-isa ako or humahataw ako ng solo, di ba? Attend naman ako ng mga training, attend naman ako ng mga meeting pag importante talaga, sasama naman ako sa mga ganyan, syempre, di ba? Pero sa production, hayaan mo lang ako. Hayaan mo lang ako kasi magpo-produce naman ako eh. Yun, 'di ba? Ang daling sabihin, ang hirap gawin, pero yun nga, kung gusto mo na wala kayong hidwaan at hindi kayo dumating sa ganung point kasi ang hirap ng ganun. Marami akong hindi naman marami, may mga kilala ko na ganun yung nangyari. Na sa sobrang tindi ng ego ng upline niya, ganun nga sinisiraan siya, ginagawan pa ng way para mapatalsik siya sa company kasi lang hindi siya sumusunod. Sipin mo 'yun, 'di ba? Kaya ng mga ego upline na pumunta sa ganung extent, kaya nilang gawin yun para lang mas ma-feed yung ego nila. So, kung makikipagpataasan ka, mahirapan ka kasi nga, what if nakakapag-build ka, what if nakakabenta ka ng marami, tapos bigla ka niyang politikahin, di ba? May politika rin sa networking. Para sa inyong, kung sakali mga mayroon nanonood dito na hindi pa part ng network marketing company, piliin mo ng maigi yung company na pupuntahan mo, piliin mo ng maigi yung team nyo, yung culture nyo, yung mga uplines. Pag-aralan mo ng maigi yung mga tao kasi hindi porket magandang company, okay na. Di ba? Isang part lang yon. Back tayo doon sa topic na yon. Heart-to-heart talk, after mo heart-to-heart talk sa kanya, kung ano man yung maging response niya, i-respect mo. Okay? Kung ano man yung maging response niya, pero hindi ibig sabihin susundin mo. Okay? Sabi ko lang, i-respect mo. Hindi ibig sabihin susundin mo. Halimbawa, hindi pa rin siya pumayag. Kasi magagaling yung mga ganun eh. Yung mga ego upline, mamanipulate niyan pag mumukhaing kanyang mali. Di ba? May mga ganung upline eh. Pag mumukhaing kanyang mali, kahit na kung isip mo maigi wala namang sense yung sinabi niya, pero nagbibigay lang siya ng dahilan para sundin mo siya, di ba? So, maigo talaga. Yun yung tip number one. What if mag-fail, dun tayo sa tip number two. Pagka naging okay, edi okay, congrats. Di mo na kailangan panoorin pa yung iba, di ba? Okay na eh. Di ba? Pero kung sakaling what if hindi siya maging okay, tip number two na pwede mong gawin, kausapin mo yung mas upline, yung mas mataas, kasi malamang sa malamang mas makikinig siya dun. Okay, yung upline na hindi ma-ego, baka naman meron yan. Lalo na kung malaki yung company yun, baka naman meron yan. Hanap ka nung mas upline pa, tapos sabihin mo, i-share mo, di ba? Tapos ikwento mo dun sa upline mo na yun na, yun nga, pinipigilan ako kung ano, pinapakialaman ako, nagpo-produce naman ako. So upline, baka pwedeng humingi ng tulong. Di ba? Kasi kinausap ko na siya, ayaw niya pa rin, gusto niya pa rin sundin ko yung sinasabi niya. Eh, hindi nga nag-work sa akin yun. Kausapin mo yung mas upline, sigurado matutulungan ka nun. Lalo na kung top earner yan, mas malaking kinikita, di ba? Authority. Pakikinggan yun. Mas mataas yung chance sa pakikinggan niya. Actually, pwede mong gawin yung tip number 2. Kung hindi mo siya kayang rektahin, pwede mong gawin itong tip number 2. And tip number 3, kung sakasakaling mag-fail yung unang dalawa na binanggit ko sa'yo, yung tipo na hindi ka rin tinulungan nung mas upline pa, di ba? Marami ka pang pwedeng puntahan. Akyat ka ng akyat hanggat hindi ka natutulungan. Akyat ka hanggat sa dumating ka sa pinakang upline nyo, hanggat sa 001, hanggat sa may-ari. Hindi ako nagbibiro. Pag wala pa rin, number 3, ito na yung pinakang pwede mong gawin pagka ganun. Pag wala pa rin nag-work, magbigay ka na ng ultimatum. Ibig sabihin, sabihin mo na yung upline mo. And kung maigo talaga yung upline mo, magmumukhang ano to sa kanya, magmumukhang pananakot or threat. Pero hindi naman talaga. So ultimatum siya.
So, sasabihan mo na siya na Aplen, kung hindi mo talaga ako titigilan, mapipilitan akong umalis. So, kasi ang hirap ng ganun na sumali ka sa network marketing para ma-achieve yung mga goals mo, tapos pakikialaman ka ng ganun. To the point na wala naman sense yung pakikialam, nagpo-produce ka, okay ka naman, tapos pakikialaman ka para lang ma-feed yung ego niya. So, bigyan mo siya ng ultimatum. Kasi hindi mo naman ginagawa yung negosyo mo ngayon para sa kanya eh. Ginagawa mo yung negosyo mo para sa family mo, ma-achieve mo yung mga goals mo. Yun yung original plan mo in the first place, di ba? So, malamang-samlamang hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung ginagawa mo. Eh, kung pinapakialaman ka ng ganun, huwag mo nang hintayin umabot ka dun sa sinasabi ko na point na yun nga, sisiraan ka pa, pupulitikahin ka pa para lang makinig at sumunod ka, or else, sisipain ka, gagawin ka na paraan para matanggal sa company, ma-terminate. May mga gumagawa ng ganun. So, sana hindi ganun yung upline mo. Pero huwag mo na hintayin sa dumating sa ganung point. Ngayon, kung yung upline mo na yan, dalawa yung pwede mangyari. Ibaba niya yung ego niya, mag-sorry siya sa'yo, tapos hayaan ka na niya, or talagang panindigan niya yung ego niya at sabihin niya sa'yo, o sige, mag-quit ka na, umalis ka na. So, ibig sabihin, ganun talaga yung gusto niya in the first place. Yun talaga siya, na mas importante sa kanya na makinig at sumunod ka kaysa mag-produce ka. Talagang matindi yung ego ng upline niya. And tanong ko sa'yo, ganun bang klaseng talagang upline yung gusto mong makasama? Ganun ba talagang klaseng upline yung gusto mong pakitain, lalo na kung nasa weak leg ka niya? Sa tingin mo ba, ganun talaga yung gusto mo na upline na payamanin? Indirectly, hindi mo naman talaga goal na payamanin siya. Pero kumikita siya sa'yo eh. Ganun ba yung klase ng upline na gusto mong makasama hanggang sa dulo ng success? Di ba? Hanggang sa pag-angat. Ay, kung makakasagot niyan. So, yung ikatlo na yon, if all else fails, di ba? Pag wala pa rin nangyari, kapag hindi pa rin nagkaigi yung unang dalawang tips na ginawa mo, yung binigay ko sa'yo na ginawa mo, hindi pa rin nagkaigi. So, doon ka sa ikatlo. And which is I hope na hindi na umabot sa ganung part. Uulitin ko lang na hindi ka nag-business, o hindi ka sumali sa business mo para payamanin siya or isatisfy yung ego niya, kundi para ma-achieve yung mga goals mo. So, pag-isipan mo yun ng maigi. So, yun nga, once again, I hope hindi umabot na dun sa ikatlong part. Sana dun sa dalawa pa lang, or aliman dun sa dalawa, ay mag-work na para sa'yo. So, I hope natulungan ka nitong video na ito. And i-like mo siya kung nagustuhan mo. Mag-comment ka dyan sa ibaba kung ano yung opinion mo, kung nakarelate ka ba dito, may mga tanong ka, di ba? And share mo rin to sa mga members mo or sa kilala mo na mga network marketers na ganun yung problema, na pinakikialaman sila kahit na nagpo-produce naman sila at ethical naman yung ginagawa nila. So, make sure apply mo kagad lahat ng mga natutunan mo. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan na nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So, subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So, once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!